Uminit naman ang ulo ng mga motorista sa EDSA. Matinding traffic kasing sumulubong sa kanila dahil sa mga road repair na sinimulan nitong Semana Santa. Pero hindi po natapos. Nasa front end balitang yan si Shaila Francisco. Ganito katinding traffic ang sinuong ng mga motorista ngayong araw sa kahabaan ng EDSA. Bumper to bumper ang mga sasakyan. Malayong malayo sa kung gaano kaluwag ang EDSA nitong weekend. Ang isa sa mga itinuturong dahilan ng pagsikip ng trapiko ngayong araw, ang mga hindi pa tapos na pagkukumpuni sa ilang bahagi ng kalsada sa EDSA. May mga inilagay kasing harang sa bawat road repair work. May ilang pinagtutuyo na lang ang semento. Pero meron ding iniwang nakatiwangwang lang ang hukay at lupa. Kaya ang ilang motorista hindi maitago ang pagkayabot sa traffic. Nakakainis talaga mo, magastos sa tigas. Sana matapos nila yung agad para bawas-bawas naman yung traffic. Para sa hindi experienced na rider, takaw disgrasya siya kasi expected mo na open yung lane. Ayon sa MMDA, dapat tapos na lahat ng roadworks kaninang alas 5 ng madaling araw. Pero hindi nasunod ang deadline. Kaya nasa 24 na hukay ang hindi pa natatakpan dahil sa pag-i-install ng fiber optic. Ang kanilang explanation, which I don't believe, at hindi po justifiable, ay nagkamali daw yung kanilang logistics, nagkamali ng pag-schedule ng delivery ng simento, which I don't believe. Talaga pong masasabi natin na makasarili sila. Hindi nila inintindi yung pong traffic na kanila ikokos. In fact, sinita ko nga po sila, iniwan lang pong nakatiwangwang. Ayon sa MMDA, hindi ito proyekto ng DPWH, kundi ng dalawang private contractor. Sa paniwanag po ng Globe kanina, in effect ang talagang contractor nito ay yung HGC Global Communication na magsusupply naman sa kanila. After mahukay ito, malatag yung fiber optics, in effect bibilin lang po nila. Pero pinag-aaralan po natin kung ano nga yung mga liabilities ng mga parties. Sa isang pahayag, humingi ng paumanhin ang private contractor na Arlingcorp.ph Corporation dahil sa abalang idinulot ng mga iniwan nilang proyekto sa EDSA. Ginagawa na raw nila ng paraan para agad na matapos ang mga road repair. Giit ng MMDA, pagmumultahin ang private contractor na nag-install ng fiber optics sa EDSA. 50,000 pesos ang multa kada araw sa isang hukay kapag hindi natapos ang roadwork sa itinakdang schedule. Pagbabayarin din ang dagdag na 20,000 pesos kada hukay dahil sa hindi paglalagay ng traffic marshal. Sa ngayon, tatakpan muna mga butas sa kalsada, lalo't na pag-alamang hindi ito pasok sa standard ng DPWH. Posible namang abutin ng 3 araw ang pagsasaayos sa mga binakbak na daan. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.